magandang araw ulit sa inyo mga tol. So nandito na naman ulit tayo ngayong araw para sa pagbahagi na naman sa inyo ng dagdag na libreng kalaman. So nandito tayo ngayong araw para sa pagbahagi na naman ito sa inyo. So yan, ito kasi yung mainit na naman na usapin talaga ngayon sa mga kasamahan natin mga crane operator. So ito yung madalas kong nakikita na pinupost at saka yung mga hinahing nila. Ito yung sample ng critical lifting plan dito sa Upkick na project. So aram ko mga tol, yung planta na napasukan natin dito sa Upkick. So speaking of Upkick project nga pala, isang mabilisang shoutout nga pala sa rigging manager namin na Aramco Certified Level 1. So shoutout nga pala sa iyo Boss Winston Falcon. Saka shoutout na rin sa grupo ng buong rigging department sa Upkick project na sinasamahan din ng mga rigging superintendent natin. Yan, si Boss Mario Beltran Tulyao. So shoutout nga pala sa iyo Boss Tulyao. Tsaka sa dalawang level 2 na rigger din natin na mga Aramco Certified din mga tol. So shoutout kay Foreman Erwin Brasal. So wala kay hilig-hilig install pack yan mga tol. Ang madok ni San Pedro, naugis ang balahi mo. Tsaka shoutout na rin kay Foreman Jun Weda. Tsaka shoutout na rin sa anak niya. So yan, may kunting mensahe pa. Shoutout na rin sa misis niya, si Lunglun Weda. So Loida, shoutout nga pala sa'yo. So magsasubscribe na yan kasi gawa na na-shoutout na. So ayan, balik na tayo sa topic natin ngayong araw. So sa mga bago nga pala, huwag nyo rin kalimutan mga tol na magsubscribe. Saka yan, papindot ng notification bell natin para ma-update kayo sa mga binabahagi natin dito sa inyo mga tol na mga libreng kalaman. So yung pag-uusapan natin ngayon mga tol ay kung paano tayo mag-build up ng lifting plan. So kung ano yung mga ilalagay natin kung halimbawa ang gagawa nga talaga tayo ng critical or lifting plan. So iagip ko na rin dito sa inyo yung pagkuha din ng lifting percentage. Kung tutuusin naman talaga, hindi naman talaga tayo yung competent person na gagawa ng critical lifting plan. So isa yan sa mga trabaho ng mga rigger. So yung mga supervision ng mga rigger, sila yung mga gagawa. Sila yung lehitimong tao mga tol na gagawa ng mga lifting plan. So, yung mga pagbubuhat kasi natin mga tol, yung critical or lifting plan, kung ano yung mga nakalaha dito mga tol, yan yung gagawin talaga natin mismo dun sa actual, sa site kung saan tayo magbubuhat. So, for example na lang mga tol, yung haba ng boom na nakasulat dito sa lifting plan, kung ano yung nakalagay, yun talaga yung karapat-dapat nating i-apply. Hindi tayo pwedeng sumobra dun sa boom length requirement nila. So, pwede natin gawin na magbawas tayo, mag-exit tayo ng boom. Gawa nga ng pasok sa doon sa boom na configuration na nakasulat naman dito sa lifting plan. Kasi, the more na maiksi yung boom natin, the more na mas malakas yung kaya nating buhatin. So, yan naman kasi yung principle ng crane mga tol. Pagka maiksi yung boom natin, mas malakas yung kaya nating o mas mataas yung kapasidad na kaya nating buhatin. So, nandito naman mga tol, nakasulat, yan yung mga radius. Yan, isa yan mga tol na nandito nakasulat lahat kasi gawa nga ng yung gagawa nito talaga mga tol bago kasi yan 3 days before o 2 days before sa pagbubuhat natin doon mismo sa actual na site, binibisita na yan ang mga supervision natin mga tol, or minsan kagaya dito tinatawag ng mga user na ganito, ganito yung location, ganito yung sukat, pero siyempre nandun pa rin sila, ina-actual pa rin yan ng mga supervision din ng rigging. So susukatin muna yan mga tol, yung actual, kung gaano kalayo, yung height naman, kung wala bang mga obstacles yan, kasi kasama yan doon sa boom tip height. Kaya magkasama talaga, magkapares din yan, yung load chart at saka range diagram. Hayop ka talaga, bray-bray. Dami mo lang natutunan, kaya pala pinaglaba ka ni Ibana Alawi. So, pinaka-importante yung load chart kasi gawa nga na doon sa radius, kung ilan pa yung kapasidad ng crane na kaya nating buhatin. Nakalagay din dito kung ilang part line yung gamit naman natin. So yan, kagaya nyan, itong unit na hawak ko, naka 3 part line. So yan din yung makikita natin dito. Tsaka yung kapasidad or line pull ng kable natin. So kagaya nyan, itong 100 tanner na likon to, so 7.4 tons yung line pull. So isang linya mga tol or single line nya. So kagaya nyan, nakalagay siya ng tatlo. So yung kaya nyang kapasidad is 22. So yan yung mga makikita natin dito mga tol. Yan yung mga nakalahat. Saka ilakip ko na rin dito sa inyo mga tol. Yan, kagaya nito, yung lifting percentage. So ito nga pala yung mga tanong din ng karamihan. Maraming nagsasabi na paano daw kukunin yung lifting percentage.
So ito tip na rin mga tol para sa inyo. Pagka kukuha tayo ng lifting percentage na crane, so ito sa pagbubusisi ko rin mga tol sa mga kasama nating rigger dito, nagpapaturo ako kasi di naman talaga natin alam yan nung umpisa. So ito bilang contribution ko na rin sa inyo mga tol, kaya ibabahagi ko to sa inyo ngayon mga tol, mga bagay na nalalaman ko. So yung pagkuha ng lifting percentage mga tol, halimbawa kagaya niyan, uunahin mo yung maliit, uunahin mo yung bagay na bubuhatin bago mo siya i-divide naman dun sa pinaka crane capacity ayon naman dun sa reduce na binigay nila. So isa-isahin natin yan dito ngayon sa inyo mga tol kung paano siya gawin. At saka ito, gaya nga nito, ito yung sample ng critical lifting plan dito sa planta. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nakasulat din dito kasi gawa nga ng iba-iba naman kasi yung form ng lifting plan. So hindi kagaya lahat mga tol, hindi magkamuka yung mga lifting plan. So may iba-iba tayong pinipilapan na mga lifting plan. So depende na rin yan sa inyo mga tol, depende na rin sa kumpanya nyo kung ano yung mga dapat na pilapan. Yung mga makikita natin dito mga tol, una yan kung saan tayo gagawa, anong lugar, location mismo, yung capacity ng crane na gagamitin natin. Lahat mga tol, lahat ng ilalagay sa lifting plan angkop dun sa crane na gagamitin natin mismo dun sa actual, at saka yung actual na crane na magbubuhat. Hindi tayo pwedeng ito yung gagamitin ko, yung 100 tanner na to, yun kung ginawa nilang lifting plan ay galing naman mismo dun sa Tadano na 80 tanner. So hindi ganun mga tol. So ito ngayon papakita ko sa inyo mga tol yung mga nakalagay dito sa lifting plan, na sample din naman ng lifting plan dito sa planta na gamit namin. So ayan, ayan mga tol. So medyo shaky kasi gawa nga ng hawak-hawak ko lang yung cellphone. So yan yung itsura mga tol ng critical or lifting plan na gamit namin dito sa planta ng Upkick project. So yan mga yan, yung mga naka blurred kasi gawa ng for security purpose only. So yan yung badge natin, tsaka yung pinaka Aramco number natin. So badge number natin sa Aramco. So ito mga tol, ganyan. Yan yung mga makikita nating sample dito sa lifting plan. So kagaya nyan, organization name, so pangalan ng kumpanya, yan yung facility name, pangalan dito sa planta ng Upkick. So yan yung mga nakikita nyo mga tol, load description. So yan yung mga bagay na gagawin natin. So yan isang tunilada na tubo. So yan yung i-erect natin. So unloading at saka erection yung gagawin natin. So yan yung inspection sticker, yung date, yan yung modelo ng crane na gagamitin natin, tsaka yung crane number, tsaka yung type ng crane, all terrain, tsaka yan yung capacity ng crane. So isa siyang 100 tanner na crane. So yung capacity ng single line niya is 7.4 tons. At saka naka 3 part line tayo kasi yan yung gamit natin. So yan, para makita nyo lang. So ganyan din yung pag rib kapag ka nag 3 part line yung gamit. Pagkatapos yan, balik tayo dito. Yung capacity niyan sa 3 part line is 22.2 tons. So ito mga tol, sa crane configuration na i-apply natin kapag bubuhat tayo doon sa site. So yung required na boom length natin mga tol, gaya nga nasabi ko sa inyo, is 41.2. So kapag ka tansya mo na mahaba masyado yung 41.2 na yan, so pwede ka magtatlo at kalahati. So sa liber kasi may 92%, may 100%, at saka may 46%. So pwede kang magbawas, pwede kang mag-iksi ng boom kung masyadong mahaba, basta pasok siya doon sa boom configuration na nandito sa critical or lifting plan. So ito yung magiging boom angle natin, yan yung makikita natin. Pagkatapos ito, yan yung counterweight ng crane na sasalpak or ikakabit natin. So pakikita din natin yan yung reduce na sinukat nila doon ng actual mismo sa area kung saan tayo magbubuhat. Saka yan, dapat naka-configure din yung 360 na swing ng crane. At saka sa standard distance din natin sa mga hazard object. So dito sa Aramco kasi 2 feet talaga yung distance na dapat, or mas malayo pa para mas safe. So yan yung work location. So ito mga tol, ito yung sample ng critical lift plan dito sa planta na gamit namin.
So, ito para makita nyo lang at para maintindihan nyo rin. So, yan, nakalagay yung date kung kailan siya gagawin. Nandito naman nakasulat kung saan yung area talaga yung actual na location. So, yan yung mga magiging rigging tackles natin. So, yung timbang ng hook block na yan is 700. So, yan, yung hook block na nasa harap natin. So, 700 yung nakalagay sa kanya. Yan din yung isusulat natin kung ilan yung timbang niya talaga. Pagkatapos yan, shackles, yung mga sling. So, nakatimbang siya ng 50 kg. Kaya may total siya na 750 kg. So, yan yung handling device natin. Tapos ito naman mga tol, yung load na bubuhatin natin. So, yan yung magiging dagdag dyan sa 750 kg na rigging tackles. Tsaka ito mga tol, ito naman yung magiging total ng load at saka yung rigging tackles na gamit natin. So yan, yan yung magiging total nya, 1,750 kg or 1.75 tons. So dito naman sa hitch arrangement, so yan, naka 2 leg choker hitch. So chuchoker natin yung pipe na i-erect natin, tsaka yung gamit na sling, nylon web sling. Tsaka yan, yung sukat mga tol, 2 inches na dalawang piraso yung gagamitin. So, yung haba naman mga tol, yan, sling length, meron tayong 3 meters na gagamitin, meron din tayong gagamitin na 6 meter. So, yung shackle na gagamitin nila is 3 port, 2. So, yan yung magiging capacity mga tol sa above configuration na to. So, yan yung mga bagay na makikita natin dito mga tol. So, kagaya nyan, itong 1,750 kg, sa layo na 30 meters radius, yan yung pagdadalahan natin ng load. So ngayon, paano natin siya malaman na kaya pa siyang buhatin? So yan mga tol, yan yung crane capacity mga tol, ayon naman dito sa 30 meters radius, yan yung kayang buhatin ng crane. So ngayon, dito papasok yung tanong ng karamihan, paano nga ba raw kunin yung pinaka lifting percentage. So yan, kagaya yan mga tol, nakikita nyo yung 44.9 na percentage. Yan yung percent ng load na magbabawas dito sa crane capacity natin na 3,900 ayon dito sa radius. So makikita din natin yan mga tol sa load chart. So yan, para maintindihan nyo rin. So yan mga tol, yan yung actual scenario. Yan yung position ng crane kapag ka magbubuhat tayo. So ganyan dito mga tol yung galawan natin kapag nandito tayo sa Aramco. Lahat ng galaw natin dito puro dinumero. So yan mga tol, ito naman yung load chart na gamit sa crane na hawak din natin ngayon. So ayan, kung makikita nyo, 3.9 tons sa 30 meters na radius sa, ayan mga tol, sa haba ng boom na yan. So yan yung kaya niya, 3.9 tons dito sa 30 meters na radius. Tapos yan, naka 3 part line tayo. Yan yung boom na ilalabas natin mga tol, 4 na 92, tsaka ito naman yung counterweight na gamit natin. So balik tayo dito sa pagkuha ng lifting percentage. So ito mga tol, gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, natutunan ko lang din to galing din sa mga rigger kasi gawa na ng nagpaturo tayo. So yung gagawin natin mga tol, uunahin natin itong total weight ng load na bit-bit natin. So yan, pwede natin gamitin mga tol kahit na hindi scientific yung mga calculator mga tol. Yung mga calculator na nandyan, naka-attach sa mobile phone natin, pwede natin siyang gamitin. So ito mga tol, yan, yung 1,750 kg, i-divide natin siya dito mga tol sa 3,900. So ito, may kunting clip na ginawa ko para mas maintindihan nyo. Ito yung gagawin natin. Ayan mga tol, dito tayo ngayon sa calculator din mga tol, sa mobile phone na ginagamit ko rin. So ito mga tol, tip na rin para sa inyo. So yung pagka-sikreto dyan mga tol, uunahin natin yung pinaka total gross weight ng crane or yung pinaka load na bubuhatin natin. So ayon doon sa pinakita ko sa inyo kanina, is 1,750 kg or 1.75 tons yung load kasama yung mga rigging tackles. Kasunod niyan mga tol is i-divide natin siya mga tol
dun naman sa crane capacity, ayon naman dun sa pinaka-reduce na sinukat nila. So yung crane capacity sa reduce na yun mga tol, na nandun sa pinaka-lifting plan natin is, divide natin siya sa 3,900 kg or 3.9 tons yung capacity ng crane ayon dun sa reduce. So yan mga tol, meron pa tayong 0.48. So para hindi kayo malito, matanggal yung 0 sa dulo. Yung gagawin natin mga tol, i-multiply natin siya ngayon by 100 para pakita nyo talaga mga tol. Yan, technique din yan mga tol eh. I-multiply nyo siya sa 100. So yan na yung makikita nyo ngayon mga tol. So i-round off natin siya, magiging 44.9 yung pinaka percentage ng load doon naman sa pinaka crane capacity. So napakababa, kayang-kaya yan mga tol. Napaka-safe na buhat kapag ka mga ganyan. So yan lang mga tol, ito sinyer ko lang din sa inyo, gawa nga ng natutunan ko lang din naman to mga tol. Kaya ko binahagi din sa inyo kasi alam ko na makakatulong din to sa iba mga tol, lalo-lalo na doon sa mga nagsisimula pa lang. So ganun lang yung pag-solve doon mga tol. So balik tayo dito. So yan, yan yung mga nakasulat pa ditong iba sa critical na gamit nila dito sa planta na to. So yan, kagaya nyan, yung proper ground compaction. So siyempre, hindi naman talaga tayo pupwesto kapag ka alam nating hindi safe yung area. So dapat check din natin talaga, huwag tayong gagawa ng ikapapahamak natin. Tapos yan, gagamit tayo ng mga mating. So kinakailangan yan. Tapos yan, yung ground level. Tapos lalong-lalo na to mga tol, yung barikada. So yan lang naman yung mga makikita natin dito talaga mga tol sa critical or lifting plan. Tapos yan, nandito yung mga tao na magpi-perform. So yan, yung originator natin, yan yung rigger 1 namin si Sir Winston, tsaka yung rigger ko na certified na sasama si King, tsaka tayo operator, yan yung badge natin at tsaka yung certificate number natin. Tsaka yan, yan yung makikita nyo, pangalan ng rigger 1 natin na Pilipino. So yan yung makikita nyo mga tol kapag halimbawang magpi-fill up tayo ng critical or lifting plan. So dito mga tol, yan, ito yung actual na scenario para makita nyo talaga. Yan yung magiging activity. So yung position ng crane pagka nagbubuhat tayo, ganyan mga tol. So yan yung position nya. So yan, makita nyo yung pinaka lift data. So dyan nakalagay lahat kung ano yung nandito din sa pinaka front page ng pinaka lifting plan natin. So yan, makikita nyo. So lahat na makikita nyo dun sa lift data, yan yung mga nandito nakasulat din sa pinaka front page ng lifting plan. So pagkatapos nyan, dito naman yung pinaka load chart ng crane na hawak natin or yung crane na gagamitin natin dun mismo sa site. Tapos yan, kasama dyan yung pinaka checklist natin. So dapat sinicheck din natin yung mga unit na ginagamit natin para alam natin kung ano yung meron dun sa crane na hawak natin, ano din yung wala dun sa mga hawak natin. So kagaya nyan, na-check na natin lahat. So meron tayong nalagay dito na not applicable. So yung trucks and drive chains, kasi gawa nga ng hindi naman tayo crawler crane, so mobile yung hawak natin. O tapos dito yan, ito na yung mga pinaka yan, delegation. So ito yung mga tao kasama dun sa mga magpi-perform sa pagbubuhat. So yan, kasama yan dun sa critical lifting plan natin. So hindi pare-pareho mga tol yung critical lift plan, hindi pareho-pareho yung itsura ng mga yan. May kanya-kanya naman kasi design yung mga critical lift plan mga tol. So dito, ito yung critical lifting plan na gamit namin sa Aramco project sa Upkick. So sana mga tol, nakatulong din to sa inyo kahit papano, eh magkaroon kayo ng idea kung paano natin gagawin yung critical lift plan or paano tayo magpipilap kung sakasakaling kinakailangan talaga na gagawa tayo ng lifting plan.